Anong sagot dito? That's what we're going to talk about today. Hi there, welcome to Team Lyqa, where I try to help you prepare better for your next exam. And this particular problem would help you if meron kayong exam na ina-ask kayo na mag-alphabetize or mag-file ng mga bagay. Now, just so you know, meron na tayong videos on alphabetizing or ng filing rules. If you haven't seen those yet, ayan yung mga QR codes nila. You can just pause this video, scan those, or look for the links sa baba. But today, we're going to focus on just words. Kung yung other videos ay about names, addresses, at manami pang bagay ngayon, we're going to keep it simple. Now, before we jump right into it, let me just take a moment to thank our channel members and sponsors who helped me keep the lights on dito sa operation na to. And if you want to support our channel that way, go ahead and find the membership button sa baba so you can make sure that we can keep making free content for more people. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. And tara, let's get started. Now, sabi sa tanong na to, which word follows the given word, which is abrupt? Importante to note na kung ang sinasabi ay which word follows or succeeds or goes after the given word, ang hinahanap ay yung susunod na salita. Ano yung susunod doon sa abrupt? So, nauuna yung abrupt, ang hinahanap natin yung kasunod niya, directly niyang kasunod. Bakit importante ito? Kasi I'll show you later, isang maliit na pagbabago lang dun sa framing ng sentence, iba na yung salitang hinahanap. So, make sure that if you're taking a test, basahin maigi ang bawat detalye. Okay? Na para masagot ito, it's very important to look at the first few letters. Similar naman yung rules doon sa filing rules na series natin. You have A and B right here. And as you can see, AB naman silang lahat. So that's not that big of a deal. You would also notice na puro S silang lahat. Which also means na yung susunod na part ang magiging susi para mahanap yung tamang sagot. Now, when it comes to filing or alphabetizing, it's very important to note na yung mas maikli ay laging nauuna. Which means, dahil merong word na abs, at abs lang, wala nang kasunod, wala siyang kasunod na letra dyan, kahit anong letra pa man yan, ito ang mauunang salita. So the answer would be letter B. Now we're going to take this a step further, just so I can showcase or show you some of the other rules. Paano kung wala sa options yung letter B? Siyempre, magbabago yung tamang sagot. Now as you can see, lahat sila ay abs. So the next letter will determine kung ano yung nauuna. Ang next letter dito sa absolute ay O, sa abscond ay C, sa absent ay E. Importante to know yung ating alphabet para ma-figure out natin kung anong nauuna. Now, A, B, C, D, E. At nasa bandang dulo pa ang O. Which means nauuna ang C kaysa sa E at O. Ang susunod na ngayon na salita would be abscond. So again, you go from letter to letter, from left to right. Find yung mga differences nila. Kung merong salita na mas maikli at pareho naman siya dun sa lahat, siya yung mauuna. At kung meron namang kasunod na letra, you will start singing the alphabet song or figuring out kung ano yung letter na nauuna. At yun ang directly kasunod nung given word. Now, paano naman kung ganito yung sinasabi? Sabi dito, which word is followed by the given word? Kanina, follows. Ngayon, is followed. Now, ano pinagkaiba nila? Yung follows, ang hinahanap mo ay yung sumusunod na word. Yung is followed, ang hinahanap mo ay yung sinusundan. Anong salita ang sinusundan nung given word? And for our purpose here, dahil alphabetization na pinag-uusapan, ang hinahanap natin ay yung directly na sinusundan or pinakamalapit sa taas nitong given word natin. Now, the word here is lifeguard. Doon pa lang alam na natin na yung lifeguards na merong extra S ay hindi mauuna sa lifeguard. Dahil nga sabi natin, yung mas maikli ang mauuna. So, hindi na ito pwedeng maging sagot. Lives with a V, hindi rin pwede. Masyado na siyang malayo sa F. Liberty, mauuna ba ang liberty sa lifeguard? Yes. Pero titingnan muna natin yung isa pang option, which is life. Now, sabi natin kanina, nauuna yung mas maikli kaysa dun sa may mga sumusunod pang letra. At kung titingnan mo, ang life ay mauuna sa lifeguard dahil mas maikli siya. Meron siya nung unang apat na letra at nauuna siya dito. Liberty will still come before life pa. Kasi L-I-B mauuna sa L-I-F. So if you're looking for the one that directly before dun sa options natin, the answer would be
life. Paano kung wala yung life? Ang magiging sagot, liberty. Kasi siya na yung nauuna kaysa sa lifeguard. Dahil yung dalawa ay nahuhuli. Again, one tiny letter could make or break your answer, kaya be very careful. Importante dito ang attention to detail, importante dito ang himayin ang bawat letra. Okay? Now, quick side note lang dito na probably the reason why a lot of people have trouble with this is because hindi na nila na-encounter yung dictionary or ang paggamit ng dictionary o encyclopedia. For us, na lumaki na gumagamit ng dictionary, kung saan naghahanap tayo ng salita or ng encyclopedia, medyo mas madali ito kasi halos second nature natin hanapin yung mga salita by turning pages kung ano yung mga nauuna at nahuhuli rito. Now, to make sure na hindi nyo makakalimutan ito, we have a quick quiz, 4 items. So, if you have your pen and paper ready, your timer starts now. Alright, let's see how you did. Sa quiz natin, we have two sets ng tanong, ng words. Pero, magkaiba yung hinahanap sa bawat isa. Himay natin sila isa-isa. Sa question number one, ang tanong, which word follows the given word? And ang given word natin ay mermaid, as in the little mermaid. Nahanap natin, which word follows yung sumusunod. Ibig sabihin nun, dapat mermaid, tapos yung hinahanap nating salita, yung kasunod. Ibig sabihin, nauna yung mermaid, yung sumusunod sa kanya ang hinahanap natin. So now, you have yung mga letters natin yung nandito. You have M-E, lahat naman sila may M-E, so hindi masyadong makakatulong sa atin yan. Yung susunod na letra, meron tayong R here, S, R, and R. Now, of course, kung titingnan natin yung sumusunod na salita, titingnan natin yung susunod na letra, which is M. At dahil M yung pinakasusi dito, makikita natin yung mercurial na may C ay hindi na sumusunod sa mermaid kasi nauna yung C kaysa sa M. So, hindi na siya pwedeng sagot. Yung mesmerize, sumusunod naman siya kasi ang S ay sumusunod sa R. Pero medyo malayo yun. Check muna natin yung dalawang R kasi sila yung mas malapit sa mermaid. Yung Mary tsaka mercenary. Yung mercenary, C rin siya. So, ibig sabihin nauuna siya kaysa sa mermaid. Hindi na siya pwedeng sagot. Now, you have the word Mary. M, N-O-P-Q-R. So, ibig sabihin nauna ang M kaysa sa R. At dahil R ito, pasok siya dun sa standards natin. The answer is letter C, Mary. The word that follows the given word out of the options is Mary. Mesmerize would follow Mary, pero ang direct link kasunod ay yung Mary. Kung walang Mary, that's the only time magiging sagot yung mesmerize. Okay? Question number two, same thing. Which word follows the given word? Hinahanap natin yung sumusunod sa dodge ball. Now, meron tayong dodgy, dodger, doggan, at saka dodge. Pare-pareho yung mga unang apat na letra nitong dodgy, dodger, at dodge. Yung doggan, kasunod din siya ng dodge ball pero medyo malayo na yung G sa D. So, unahin natin i-check kung merong pasok dun sa tatlo na D-O-D-G ang first letters. Na may pwede na tayo rin tanggalin dito, which is the word dodge. Kasi as you can see, wala na siyang kasunod na salita. Sabi natin, yung shorter ay mauuna kaysa dun sa longer kapag pareho sila ng mga first letters. So, ibig sabihin, the dodge na word comes before dodgeball, hindi after. Pwede na natin siya tanggalin sa options. Now, you have two other words, dodger and dodgy. Now, dahil lang E ay nauuna sa Y, dito sa part na ito, yung dodger would come before dodgy. Pero does it come after dodgeball? Now, as you can see, after dodge, ang letra ng dodgeball ay letter B. Nauuna ba ang B kaysa sa R? Yes, di ba? A, B, C, D, tas yung R nasa R, S, T, U, V pa. So, ibig sabihin nun, ang susunod sa dodgeball would be dodger. B. After that, kung wala siya, doon na lang magiging sagot yung dodgy, which will come after dodgeball, before doggan, kasi yung D mauna sa
ing. Number three, which word is followed by the given word? This time, ang inahanap natin is followed. Ibig sabihin, yung sinusundan or nauuna. Minsan, in other tests, sasabihin, which word precedes the given word? Pag precedes, ibig sabihin nauuna din. Pre, di ba? Prehistory, pre-loved, no? Lahat ng pre, before, pre-test. Kaya, nahanap natin is the word that comes before mermaid. Kanina, after, and before. Now, this means na ang Mary, which comes after, it's no longer an option. Ang mesmerize, which comes after, kasi ang mer ay nauna sa mes, ay hindi na pwedeng sagot. Dalawa na lang, we have mercurial and mercenary. Now, dahil ang hinahanap natin ay yung directly or mas malapit na sinusundan ng mermaid, ang titingnan natin ay yung mahuhuli between mercurial and mercenary. Here you have the first 4 letters na magkakapareho. Tapos, you have E and U. Anong nauuna? E o U? Di ba ang E? So, ibig sabihin nun, kung isusulat ko siya, mauuna yung mercenary, tapos yung mercurial, tapos yung mermaid. At dahil ang hinanap natin ay yung word followed by mermaid, the answer is mercurial. Kung wala yung mercurial, that's the only time na magiging sagot yung mercenary. Next, question number 4. Which word is followed by the given word? Same word, dodgeball. Now again, is followed, ibig sabihin yung sinusundan or nauuna dito. Hindi na pwede yung dodgy, hindi na pwede yung dodger. Pareho kasi silang nahuhuli. Now, hindi na rin pwede yung doggone kasi ang G ay nahuhuli kaysa sa D. So, ibig sabihin, hindi na rin siya pwedeng sagot. Kaya, ang tamang sagot becomes dodge. Again, mas maikli kaysa sa dodge ball. So, sinusundan niya ito. So, ilan ang nakuha mo ang tamang sagot? Nakuha mo ba lahat ng 4? Let me know in the comments. And again, maraming po salamat sa panonood. If you learned something today, click thumbs up. Make sure to share this video with your friends and mag-exam din sila. That way, mas marami tayong matutulungan. And as always, if you want to make sure na makukuha ninyo lahat ng mga bagong lessons natin, go ahead and hit subscribe, hit the like button para mapakita sa inyong YouTube if you have new lessons coming up. If you're interested to get the reviews that I made or join the online or live review events, you can go to www.facebook.com/teamlyqa for more information. Message us doon sa Facebook page to find out how you can get your own copy of the reviewers and of course all of our other products. Alright? Hindi naman kailangan, again, all of this free content is here for you. It's just that the more people who support the channel, who buy the merch, who buy the reviewers and all of these things, sila yung mga nakakatulong sa amin to keep making all those free content na natutulungan ang marami sa mga kababayan natin. So, as we always say sa channel to, never stop learning. Aja, aja, kaya niyan. I'll see you in my next video and bye for now.